Okay, ito na ngayon, papakita ko kung paano sinagot ni Kapersi itong pagtanggi ni Mr. Bantag. Na ngayon ay sentro, hindi lang siya point of interest ko akong tanongin nyo, ha? Kundi, hindi lang siya personal interest, kundi probable cause na isa siya ngayon sa mastermind. Kung may iba pang mastermind sa kanya, sa task niya, na ang ibang mga netizens ay nagsususpecha na ang tinatawag lagi ni Kaper sila pinya si Digong Nyo, no? Si Digong Nyo, demonyo. Di kaya yung iba pa. Pero siyempre, ito na muna, nasa inyong pag-iisip yan, ipagsulat. Abangan na lang natin kung ano ang maging resulta ng naimbestiga na nila ni Secretary Boyeng Remulla na nagsasabi naman na nag-execute ng pag-amin itong isa sa mga gang leader sa tungkol sa pagpatay doon sa middleman na si John Villamor Igluba. Okay? Ito na ngayon ang kanya mga binanggit ni Kapersi. At doon naman daw sa mga nagsasabi na merong conspiracy theory, FBI daw kayo, sabi ni Bantag. Antindi, no po? Tintik pala magmura ito, eh, no? In public. Alam niya kaya ginagawa niya? O ito'y nakalimot na sa kanya sarili. Iba minsan ang nagagawa ng kwan, eh, ng kapangyarihan. Isipin mo, from, ano ba yan, na jail officer, ha? Dito sa Paranaque. Malay mo, maging Bureau of Corrections Director. Ang pinalitan mo, mga matataas na opisyal. Si Bato, di ba, galing dyan. Na marami ring napalaya si Bato, matanda ninyo. Ah, sino pa ba? Yung si Paeldon, di ba? Lahat ng patapon dyan ilalagay. Ito si Bantag. Naging bantog eh. Bantog si Bantag ngayon dahil sa kanyang mga pagmumura, pagyayabang, akala mo kung sino. Eh, meron pa yatang ano eh, natuklasan ha, di umano, nagpapatayo raw ito ng mansion. Ang sabi raw eh, ano pa kaya alam nyo kung nagpapatayo ako ng mansion? Alam nyo yung pananalita pa lang ni Bantag. Yan ang sinasabi ko. Either, hindi niya alam, ha? Hindi niya kabisado yung Biblia ng mga nasa gobyerno. Yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Diyan pa lang, pwede ka ng kasuhan eh. Kasi pati yung attitude mo, dapat mong ayusin. Ha? Yun ang mga kasama sa nilalaman na tuntuning dapat sinusunod ng sino mang nasa pamala, mapa-opisyal ka man, mapa-empleyado ka. Isa lang ang magiging attitude ninyo. Ha? Hindi pwede yan. Doon pa lang may kaso ka na eh. Violation na yan ng 6713. Republic Act 6713. Ayon dito, isipin mo, napapatayo ka ng mansyon, proportionate ba yan sa ano mo? Sa sweldo mo? Siyempre, di ba? Kaya nga tayo may sal-in eh. Sa gobyerno eh, di ba? Para malaman kung ang lifestyle mo, di ba? Kung nagbabago habang ikaw ay nasa gobyerno, nagtatagal sa gobyerno, para mag-determine, di ba? Kung ikaw ay sumusunod doon sa Republic Act 6713, ano yun? Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagka nadidemanda ka ng anti-graft, ito kasing mga tungkol sa pagkamatay, graft case ito eh, mga kaibigan eh. Ha? Oh. Bakit mo palalabas yung patay ang isang tao kung buhay? Di ba? Yan ang tinatanong. Yan ang hindi mapaniwala ang patay na itong mga ito. Katulad yung anak nung Boratong, di ba?
Oh, eh. Hindi nila masigurado. Tatay nga nila yung nilibing nila. Kasi ayaw ipakita. Na nadala nila yung bangkay, pero may bantay yung patay na nakalagay sa cadaver bag. Nakasilid. Nakasiimper yun eh. Hindi pwedeng buksan. Kaya binantayan sila nung yung mga kagawad ng ako, kung polisya, no, BJMP. Correction sa guards, mga kaibigan. Oh, ngayon, sabi nitong si Bantag pa, siguro daw, bakit daw interesado yung mga tao, yung mga nagsasabi dyan, protector ba kayo ng droga? Isipin mo yan. Protector daw ba kayo? Kung mo ba drug lord dyan eh? Hindi na pwede. Eh di ba, ano, ibig mo sabi, protector yung, ano, yung Privacy Commission, yung National Privacy Commission, NPC, na nagsabing yung mga high profile inmates na yan, hindi mo pwedeng i-invoke dyan yung Privacy Act na sinasabi mo. Mismo ng ano yun ha, kasi yun ang kanilang mandate eh. National Privacy Commission. Ha? Yan mismo ang mandate nung nagsasalita. Oh, paano mo pasisinungalingan yun? Eh, tapos eh, merong nagsabi yata na nagpapatayo ito ng mansion. Baya kalain mo, ano raw pakialam? Ba may pakialam? Dahil public official ka eh. Pwede ka bang hindi pakialaman ng public? Ha? Kaya ka nga tinawag na public official. Pakikialaman ka. Sa ayaw at sa gusto mo, papakialaman ka. Yun ang problema. Ang hirap sa inyo, ayaw nyong mapakialaman, nasa gobyerno kayo. Yun ang problema nyo. Hindi ba? Nagagalit kayo pag pinapakialaman kayo. Wala kang karapatang magalit dahil may pakialam ang publiko. Yun ang totoo. Oh. Ngayon, sabi daw nito, hindi raw nagsalita ito si General Director General Gerald Bantag patungkol doon sa mga haka-haka na itong si JB Niño Sebastian ay pinalaya sa Bilibid Prison noong ideklara siyang coronavirus victim, mga kaibigan. Alam nyo, may pinapakita pa sila sa TV, ha? May pinapakita pa sila sa TV video na yung asawa ni Sebastian nagwawala. Doon nila gustong ilipat yung issue, eh. Ha? Dinadivert nila. Ayun ako, nagwala yun. Natural yun, eh. Ba't hindi magwawala yun? Ibig sabihin, malakas ang loob ng babae. Di ba? Kesyo sila raw ay binanta ang papapatay daw, nagsalita raw ng gano'n. Ha? Ako, kesyo natakot daw sila. Natakot daw sila. Diyan sa Bilibid, may takot yung mga tao diyan. Ha? Hindi ako niniwala na marunong matakot yung mga tao diyan. Mga kaibigan. Yung mga walang hiya dyan, yung mga korap na nandyan, matatakot mo yan. Mga ultimong kasamahan nga nila, pinapapatay dyan eh. Pagka alam na kakanta ka eh. Diba? Mga kaibiga, para hindi kumanta, nang nasa tono, ayun, tinutumba. Sino gagawa nun? Di sila rin. Ngayon, itong isang report. Ang sabi, pinagpipilitan ni Bantag na yung kaya daw patunayan nila na yung mga high profile MBP inmates na nadeklarang COVID ang ikinamatay. Ha?
namatay daw dahil sa respiratory illness. Eh nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi naman lahat ng namamatay sa respiratory illness eh COVID-19 positive. Katulad nung una, di ba, yung binanggit na pangalan. Oh, yung isa, dineklara nilang COVID sa kanila. Hindi ba sila doktor eh? Nagdideklara niyan, doktor, hindi biukor. Kakamali kayo. Magkatunog lang yung huli. Ha? Akala nila, biukor, doktor na rin sila. Ha? Ang nagdideklarang may COVID, hindi kayo, dapat. Ang dapat magdeklarang may COVID, eh, doktor, hindi po yung biukor. Utak naman dyan. Ngayon, definitely, ha, kayang-kaya. Yun, kaya daw ipaliwanag. Kasi COVID talaga eh. Ano magagawa mo? COVID na nga yun. Oh, mga kaibigan. Mapapatunayan naman po yun ang mga laboratory test na ginawa sa kanila. Ang swab test po na ginawa namin ay sinubmit namin sa RITM. Oh. Kayo nagsubmit. Mga kaibigan, oh. Di ba dapat eh, taga-RITM ang kukuha? Di ba? Mali yun eh. Maling proseso yun. Oh, yun lamang proseso na sasabihin mo na matay basta ganun lang. Ano yun? Walang litrato. Eh, yung pala nakasulat sa procedure ninyo. May litrato, may fingerprint. Kukunin nyo pag namatay na. Dapat nga dyan eh. Halimbawa, alam mo yung nilabas pa yung litrato ni JB, ano, Sebastian, matatawa ka eh. Pinagputol-putol, ha? Pinakikita ka prasong-braso. Ano yan? Tinaga nyo, ha? Pinagputol-putol nila, no? Hindi ko alam kung yung katawan talaga pinagputol-putol o yung litrato lang eh. Tapos nakikita lang yung bibig, di ba? Anong katarantaduhan yung mga pinagagawaan nyo yan, ha? Oo. Sabi niya, wag silang magsasalta ng ganoon. Magsasalta ng negative. Oh! Eh, wag kang magmumura, ha? Baka tawagin ko si ano. Si Eli Guyocotsuriano. Oh, minumura mo ba sila? Bantag? Oh, ikaw, Eli Soriano. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Oh, ubra ka ba dyan? May pamura-mura ka pa, public official ka. Di ba? Di ba alam liable ka dyan sa mga pinagsasabi mong yan? Ang yabang mo, naku, Sus Mariose po. Ang hirap nung ano, no? Nung, kumbaga, na-accelerate. Di ba? From grade 1 eh, na-accelerate sa grade 6. Mahirap yan. Lalo na kung ang tao eh, parang vulcanizing ang dating niyan, ha? Lintik ang hangin, kinarga sa katawan ito. Oh. Ang question daw dito, national security, kahit ano pa ikatwiran mo, merong procedure yan. Hindi pwedeng basta ganun lang. Ang tao mamamatay lang sa loob, pwede ba yun? Dideklara mo patay? Eh marami nga eh, na pwede maging suspecha dyan, di lang naman yung pinalaya eh. Meron pang foul play, di ba? Pwedeng kinatay na ninyo. Dahil may nag-utos sa inyo. Theory yun. Bakit magkakaroon ng theory? Bakit nagkakaroon ng parang, ano ito? Spekulasyon tuloy. Hindi nyo kasi ginawa kung ano ang dapat nyong gawin. Ayon sa tuntunin. Hindi ba?